Hello guys, of course ito po ulit si Abel. First, ang sa akin po, sa aking mga video ay ito po ay opinion base sa aking karanasan or experience. So, in today's video, gusto kong i-share itong opinion na to sa mga taong may edad na 40 pataas hanggang 60. Yan. Ang i-share po natin today is like about financial planning or yung financial goal natin, kung nasaan na ba tayo sa stage na to ng edad natin at ano na yung na-accomplish natin. So yun yung gusto kong i-share kasi na-realize ko lang na nagpi-play to ng napaka-importanting part sa buhay natin bilang isang tao na nagpa-plano hanggang sa ating pagtanda, mula sa ating pagkatapos sa pag-aral, sa pagpapamilya, at hanggang sa pagtanda, yung kahandaan po natin para harapin yung buhay na meron tayo pagdating nung taon na yon. Ba't ko nga ba naisip na i-share tong topic na to guys? Gusto kong i-share tong topic na to guys kasi para at least tayo bilang mga naghahanap buhay para sa ating mga pamilya ay mapaghandaan din natin yung panahon ng pagtanda natin, which is very important. Kaya nasasabi ko to kasi parang nandun na po ako sa experience na yon. At sa panahon na to, meron man akong konting naitabi pero pakiramdam ko parang hindi pa ito sapat dahil sa kadalasan hindi natin napagpaplanuhan to. At kasama ako dun sa mga taong hindi napagplanuhang mabuti yung bagay na to. Kaya gusto kong ibahagi sa inyo to. Hindi po ako isang financial expert pero ito po ay base sa karanasan ng isang normal na individual na may katamtamang buhay lang. At yung pagpaplano ng pinansyal ay isa sa pinaka mahalagang bahagi ng ating pamumuhay. Kadalasan guys, unang-una niyan, mula 6 na taon hanggang 10 taon or 6 hanggang 12 taon, nasa elementarya tayo. 4 na taon pa matatapos tayo sa high school. So 14 na tayo nun. And another 5 years, magtatapos na tayo ng kolehiyo, and that's 19. So by the age of 21, mangangarap at magpaplano na tayong magpamilya. So right now sa Pilipinas, ang population natin ay nasa 119 million. At naniniwala ako na about mga 5% lang yun yung nakapaghanda. It's about 6 million of out of 120 million population ang nakapaghanda para sa kanilang financial goal. Most of us dinevote natin yung pagkakataon na mag-asawa, magtrabaho, mag-provide para sa pamilya, magpaaral ng anak. Ganyan yung kadalasan. Kung may 3 tayong anak, halimbawa 21 ka na ngayon na nagtapos ka or 19. So kung may 3 kang anak, ganun din yung panahon na gugugulin mo para pagtapusin sila. So dagdagan mo yung 21 mo ngayon ng 20 plus 1 plus 1 dahil 3 yung anak mo. So 21 plus 23 at your 44, gaano na yung kahandaan mo para sa yung pagtanda, sa financial goal mo, nasaan ka na? Kadalasan sa atin guys, pag nakapagtapos na tayo ng kuleyo, of course, happy tayo. And then, okay lang, happy go lucky lang muna, enjoy, dahil of course, dapat nating enjoyin dahil nakapagtapos tayo, enjoyin natin yung kabataan natin. Yan. Then, maghanap tayo ng magiging partner sa buhay, magpapamilya. And of course, enjoy tayo. Hanggang, kumbaga, mawili tayo na yun na yung cycle ng buhay natin. May maganda tayong hanap buhay, yan. May contribution sa SSS, parang ganyan. Yan yung normal na setting dito sa atin sa Philippines eh. So ganyan, ang nang mangungupahan ng bahay o kaya maglo-loan ng bahay sa Pag-IBIG. So mga ganyan yung nagiging sistema natin. Magkakaroon tayo ng anak. So katulad nga ng sinasabi ko, pag natapos natin lahat ng mga bagay na to para sa ating mga anak, nandun na tayo sa age ng 44 at doon pa lamang tayo magsisimula. Nasaan na ba tayo doon sa stage ng edad natin? Nasaan na ba yung financial goal natin? So, dahil sa pagmamahal natin sa pamilya natin, almost sinakripisyo na natin lahat, especially yung mga nag-a-abroad.
ganyan, sinakripisyo ang sarili. But in the end, pagbalik sa Pilipinas, yung sarili naman nila ang hindi nila napaghandaan. And that's the reality na nangyayari talaga dito sa atin, sa Philippine settings. So, yun po yung katotohanan ng buhay ng isang breadwinner, nanay man o tatay. At, so, at age of 19, nag-asawa na ako. At, kumbaga, biglaan yun. Of course, hindi pa ako nakapagtatapos nun. Kumbaga, isang semester pa. Pero since marami kami magkakapatid, ang sinabi ng nanay tatay ko, anak, paano ba yan? So, may mga sumusunod pa sa'yo. Yung priority ng pag-aaral mo, of course, malilipat na yan dun sa kasunod mo kasi nag-asawa ka na. Of course, yun ay naiintindihan ko dahil, kumbaga, responsibility ko yan na, kumbaga, nag-decide ako na mag-asawa at ganun talaga yung mangyayari. At tanggap ko yun. Tinanggap ko yung consequence na hindi ako makapagtatapos kaagad. So, ayun ang nangyari sa akin. So, hindi ako nakapagtapos kaagad. And then, hanggang, kumbaga, nag-isip ako ng way kung paano makapagtatapos dahil parang nahihiya na ako kasi yung mas bata sa akin, nakapagtapos na. Then, sumunod sa kanya, nakapagtapos na rin. Ako na pag-iwanan. So, I've find a way na makapagtapos at awa ng Diyos, sa matinding effort naman, nakatapos ako. And then, ayun, after kong magtapos, naghanap kaagad ako ng trabaho. Ayan, dahil kailang lumalaki yung mga bata, kailangan may panggatas, ganyan. Then, most ng kinikita ko ay, of course, parang kulang dahil napupunta lang sa renta ng bahay, sa araw-araw na pangkain. So, nagiging cycle siya. Hanggang lumalakad yung panahon, ang napofocus ko na lang is, kumbaga, mag-provide ng means para sa family ko. It's almost a rat race na ganyan. Para maset mo yung financial goal niyan, may mga set ng priorities yan eh. Dahil since kulang yung kinikita mo, hindi mo magawang magplan ng goals mo, kundi yung immediate ang kailangan mong i-address. Yung pagkain ninyo araw-araw, yung pamasahe mo papunta ng trabaho, yung renta mo ng bahay, yung panggatas ng mga anak mo. Yan ang unang-una mong priority. Kaya kumbaga, nauubos yung panahon natin sa mga bagay na kailangan nating i-address kaagad. Kaya nakakalimutan natin na mag-plan talaga dahil nga sa kakulangan. So, lumipas ang panahon, naramdaman ko na talagang, kumbaga, pag mag-i-stay lang ako sa pag-opisina, ay talagang hindi ito magiging enough. Lalo na nung magkukuleyo na yung mga bata. So, from there, nag-decide ako na mag-abroad. So, ayun nga, nag-abroad ako. Halos tumagal ako ng mga 10 taon, ganyan ang inilagi ko sa abroad. Most ng kinikita ko rin, napupunta sa upa, halos sakto-sakto lang, then papadala sa allowance sa pag-aaral, tuition fees, renta. So, ayan. So, ganyan yung magiging cycle natin. Dahil nga, sa kakulangan natin sa pagpaplano ng financial goal natin. Dahil natin napagplanuan, yung maagang pag-aasawa talaga ay yan ang isa sa, hindi ko naman sinabing makakahinder. Kumbaga, yan ang isa sa mga magpapabagal ng financial goal planning mo. Okay? So, sa madaling sabi, nakapagtapos na yung mga anak ko. Pero bilang isang magulang, hindi ko tinitignan ang mga anak ko na isang investment na yung pinagpaaral ko sa kanila ay babalik sa akin. Tulad ng prinsipyo ng mga magulang ko, hindi ko iniisip na ganun. Dahil ang iniisip ng mga magulang ko, yun ay obligasyon nila. At ganun din yung prinsipyo ko. Obligasyon ko yan na dapat ibigay ko sa aking mga anak na kailangan makapagtapos sila at magkaroon sila ng sarili nilang sandata. Kung maglulukbak sila sa akin, at let's see, magsha-share sila sa kung ano mang kinikita nila, and then that's only a bonus. But hindi ko sila pinipressure or hindi ko tinitignan na ganun na humingi ako sa kanila. No. Gusto ko, within my own, maging stable pa rin ako. So, nung makapagtapos sila, is nasa edad 44, 45 na ako. So, ganun na ang edad ko. At in the end, wala akong gaanong ipon, wala akong naipatayong sariling bahay. So, andyan na yung mga, kumbaga, mga medications na kailangan mo for maintenance. So,
ganun yung nangyari sa pamumuhay ko. But of course, sa tulong din ng mga kapatid ko, na hindi naman ako humingi, ay naisusurvive ko yung sarili ko. May konting naipon, pero I feel not enough hanggang dumating ako doon sa pinaka-peak ng pagtanda ko. So, right until now, kumbaga, naghahanap pa rin ako ng solution, kumbaga, to survive that age pag nandun na ako. So, that's why I'm sharing you this, na napakahalaga talaga ng pagpaplano ng financial. Isa sa mga naging challenge sa life ko, guys, is nung maoperahan ako ng 2022. Ayan. So, yung konting naipon ko, halos naubos dahil malaki yung binayad namin sa hospital. Umabot yan halos ng 200,000. So, ganun. Yun ang nakakalungkot kapag hindi ka nakapaghanda sa iyong pagtanda o hindi mo nagawa yung financial planning para sa sarili mo. Though, may mga tulong na dumarating sa akin, of course, syempre, obligasyon mo na tulungan yung sarili mo. Yan. Wala akong health card noon, ganun. Para mga ganyan. Yan yung mga bagay na nakakalungkot pag hindi mo napagplanuhan yung pagtanda mo. So guys, dito actually meron lang akong isi-share na kumbaga na PDF file na pwedeng makatulong sa pagpaplano ninyo. Hindi ako mag-a-advise kasi right now yun din yung guide na binabasa ko na sana even at my age ay mag-catch up pa tayo. But guys, actually, sa totoo lang, nakahanap ako ng way kung paano makapag-catch up yung mga hindi talaga nakapag-plan. Merong isang company talaga na nag-o-offer ng, kumbaga, ng pagkakataon na, kumbaga, makahabol. And that's one thing na naging happy ako. Right now, nag-member na ako doon and I'm working hard or working my way para at least magawa ko to. Right now, gusto ko na i-share sa inyo itong PDF na to ng, kumbaga, ng financial planning. Okay, just click the link below para at least ma-share ko sa inyo yung access. So, andon sa PDF na yan. Ang author niyan is si T. Rowe Price. Kumbaga, author siya. Kumbaga, nilagay niya doon kung sa anong edad dapat ano nang accomplish mo. Ganito, ganyan. May graph actually doon na makikita mo kung ano na dapat yung na-accomplish mo pagdating mo sa mga edad na to. And maaring may mga financial goal planning tayo, maybe, pero itong PDF na to makakatulong to sa inyo para at least may set ninyo na tama yung inyong mga financial goals. And of course, this is really most important kung mababasa to ng mas mga nakababata, yung mga nakapagtapos na ng kuleyo lang, katatapos niya lang, fresh graduate na sa 21 up to 40s and older, makakatulong po itong bagay na to. So, ayun lang man po itong tungkol sa sharing na to. Gusto kong i-share sa inyo yung PDF na yan. Click nyo lang yung link sa baba. Makakatulong po talaga yan. Because in my own experience, kumbaga, gusto ko pong i-share sa inyo na ganun po yung nangyayari sa ordinaryong setting ng buhay natin na mga Pilipino. Kung yung mga nakapagtapos na ng pag-aaral, nahihirapan pa na mag-goal setting para sa kanilang financial. How much more para dun sa mga less fortunate na hindi nakapag-aral. Pero hindi ko sinasabing hindi nila mapagtatagumpayan to, guys. May i-share akong isang company na grabe. Grabe ang kayang gawin na pabaguhin or pahabulin ka doon sa mga financial goals mo. At yun ang ilalagay ko sa mga next na videos ko. I-share ko kung ano yung company na yon. And kung gaano ka-minimal ang investment na ilalagay mo. Of course, kailangan mag-invest ng konti para at least maging partner ka sa kanila. Just click the link below para po at least maibigay ko sa inyo yung access ng PDF guide na to para po sa inyong financial planning goals. So thank you very much. With that said, God bless you.